Hi! Welcome back to my channel! So, for today's episode, i-review natin ang K-drama na Record of You. Pinalabas siya last year, 2020. So, let's start. Ayoko nang patagalin. First advantage niya yung casting. Magaling yung mga actors doon. At saka talagang kikiligin ka. Kinilig talaga ako. Yung tipong pag-depress ka, ngayon, panoorin mo. Medyo ma-uplift ng konti yung ano mo, yung spirit mo. So, napaka maganda siya. Natapos ko siya almost 16 episodes for 2 days. Imagine! hindi na ako natulog. Nanood na lang ako. Kinabukasan na ako natulog. Tapos natapos ko na rin siya. Then, second advantage, yung OST. Lumelebel siya sa, malapit na siyang lumebel sa OST ng Goblin. Kaya lang medyo youthful yung dating nito. Kasi yung OST ng Goblin medyo classic eh. Medyo may edad. Dito kasi Record of Youth medyo may pagbata. Pero maganda, ma-appreciate naman. Yung tipong mapapahinto ka na, oh shoot, ang ganda naman ng kanta. Yung dun mo marirealize yon. Then, third advantage is scriptwriter. Yung scriptwriting nila doon, maganda. Maganda yung mga scripts nila doon. Simple lang siya, pero may punch. Kung i-compare ko siya sa ano, syempre the best yung historian rookie, di ba? The best yung scriptwriter doon. Pero dito, maganda rin naman. Parang mag-second na siya. Ewan ko. Basta maganda yung script nila dito. Maganda yung mga lines nila. Then, fourth advantage is yung facing. Hindi siya masyadong mabagal. Hindi katulad ng ibang K-drama na, episode 6 na, episode 8 na. Tsaka pa lang nagpipick up yung speed. Ito talaga, maganda yung facing niya. Hindi siya yung masyadong mabagal. Hindi mo siya masyadong mabilis. Hindi katulad sa K-drama na Word of the Married na ang bilis ng facing. Parang pak, 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 pak. Ito kasi, pak, pak. Ganun. So, maganda naman yung facing niya. Hindi nakaka-bore. Kasi yun yung nagiging problema ko. Nabobore ako. Pag hindi maganda yung facing. Ito kasi maganda yung facing niya. So, talagang tuloy-tuloy siya. So, sa disadvantage naman tayo, ang naging problema ko sa disadvantage dito, yung ending. Parang alam mo yun, parang na-heartbroken ako doon sa ending. Ayoko i-discuss, pero anyways, punta na tayo sa mga na-discover ko sa buhay ko dahil sa K-drama na to. So, mag-skip na lang yung mga hindi pa nanonood. Pero, kung i-rate ko siya, 1 to 10, I'll go for 7.5. Oh, mataas na siya. Mataas na siya. Yung kasi naging 0.5, dapat bibigyan ko siya ng 8. 8 sana. Nagtaka nga ako ba't hindi siya naging matunog. Yung hindi siya masyad. Kasi nga, naging problema nga yung ending. Kung perfect yung ending niya, perfect na halos lahat eh. Yung casting, yung storyline, yung scriptwriting, yung mga shots niya, okay naman, malinaw. Wala lang akong nakita yung talagang shot. Alam mo yung pang-screenshot, yung pang-screensaver. Wala akong nakita ng ganun. Pero maganda, manageable naman yung shots. Wala namang pangit na shots masyado. Pero alam mo yun, magaling talaga yung casting niya. Ang naging problema ko, yung ending. Alam mo yung parang nag-give up na sila, masyadong effort na 1 to 15, tapos pagdating ng last ending is, bahala na kayo dyan. Parang nag-give up na yung ewan ko sino gumawa ng plot na yun. Sa ending ako na-discourage ako sa ending. Sabi ko, ang ganda-ganda naman nitong K-drama na to. Pagdating sa ending, biglang lagapak ako ganun. Ay, pero yung mga natutunan ko sa buhay ko. Isa sa panonood ang K-drama na to na, yun nga,
kung may gusto ka talaga sa buhay mo na alam mong magaling ka talaga, syempre sa buhay hindi naman agad-agad ano ka na agad. Kunyari mga artista, hindi naman agad-agad lahat sisikat agad. May binabasa nga akong book positive thinking. Parang ano ba yung mga dapat gawin. Anyways, ayoko nang pahabain to. Maganda siya, sa totoo lang, para magre-reflect ka na papasok ka na ng 30 years old, ano ba talaga gusto mong gawin sa buhay mo? So ako, 35 na ako, pero medyo alangan pa. Yung feeling ng bata ako, para feeling ko 20 lang ako, ganun. But anyways, marami kasing mga tao na katulad ko na hindi alam yung gustong gawin sa buhay nila. And, oh nga, nagawa naman yung mga milestone sa buhay, nakapag may work, natapos yung pag-aaral, pero anong next? Parang maraming sa atin naghahanap pa ng ano pa bang kulang? Mga ganun. Parang sa buhay ko ngayon, kasi parang ako naka-stagnant ako ngayon. So, marirealize mo na parang mababalikan mo yung mga dating panahon na nasa 20s ako, ganyan, papasok na ako ng 30s, ano ba talaga? So, yun. Magaling dito yung mga artista dito, yung casting. Perfect na perfect. Walang tapon. Ang isa pa, yung sa second lead couple, kasi nga, wala naman siyang kapartner yung second lead doon. So, sana iniisip ko, sana si Gia na lang, tsaka yung best friend niya. Kaya lang, parang awkward naman noon. Pero, sana, ma-enjoy nyo yung K-drama na to. Marami naman ako natutunan na life lessons. Na kailangan, kahit mahal mo yung isang tao, kailangan mong mag-give up. At saka hindi sa lahat ng bagay, sabay kayo ng facing ng taong mahal mo. May mga times na natutupad niya na yung pangarap niya, tapos ikaw hindi pa. So, hindi mo naman pwede madaliin yung sarili mo na matupad yung pangarap mo agad-agad para lang sabayan yung partner mo, or yung boyfriend mo, o yung husband mo. So, darating din kayo dun sa point na magkikita rin kayo sa dulo. Kung kayo talaga para sa isa't isa. O, diba? Ang haba na sinabi ko. Nakapag-reflect na ako dun sa K-drama na yon. Overall, na-enjoy ko siya. Totoo. Promise. Alam ko walang masyadong nagre-review dito sa K-drama na to kasi nag-search ako, wala akong nakita eh. So, ako na. Ako na yung nagsasabi na sana papanood nyo tong K-drama na to, although last year pa siya. Nalungkot ako kasi hindi siya masyadong nag-trending patulad ng mga Crash Landing on You, yung Descendant of the Sun, yung ngayon, yung Business Proposal. So, nahinayang ako kasi hindi siya naging matunog or naging sikat na sikat. Kasi ang galing nung mga actors dito talaga, sa totoo lang. Walang tapon. Nagka-problema lang talaga ako. Yun lang yung naging disadvantage sa akin, yung ending lang. Kung medyo pinerfect lang nila yung ending ng konti, siguro magiging 8 or 9 yung score ko sa kanya. Overall, I hope you watch this K-drama. Again, this is my review for Record of Youth. This is only my opinion and I'm sorry kung meron akong nasaktan or nasabi. Please don't be offended kasi yun lang naman yung pananaw ko. So again, thank you for watching. Kahit like, kahit sana mag-like kayo, kahit mag-dislike, okay lang. Please comment down below and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you again next time. Ciao!